Yun, magandang araw ulit ang mga idol. Bali, gagawa po ulit tayo ng isang video tungkol sa hallway lighting installation. So, yung gagawin po natin ngayon, kung noong nakaraan, gumawa tayo ng ginamit natin ay single switch. Ngayon, ay gagamit po naman tayo ng three-way switch. So, ibig sabihin po, two locations po yung kakabit natin na switch. So, magkaibang location. So, kung sa hallway natin, magkabilang dulo yung pwesto ng ating switch. So, sa magkabilang dulo ng hallway, so, pwede nating i-on, i-off yung mga ilaw natin. So, tara po, umpisa na po natin. Bali, mag-umpisa po muna tayo sa ating wiring diagram. So, umpisahan po natin para nasusundan nyo po at meron tayong guide kung paano natin siya i-wiring. So, mas madali natin maintindihan. Yun, so gagamit po tayo ng anim na ilaw. So ito po yung mga ilaw natin. So ito po yung ating line 1. So okay na po yung line 1 natin. So kailangan naman natin ng yung ating line 2. So yung line 2 po yun yung padadaanin natin sa switch. So kung mapapansin nyo po yung switch natin, ito yung switch number 1 natin, switch number 2, parehas po silang three-way. So para makapag-switching tayo papunta sa mga ilaw natin, mayroon tayo pang dalawang terminal. Ito yung traveler terminal natin para sa traveler wire. So ito yung pwedeng ito yung 1 ng level, traveler 1, ito yung traveler 3. Pwede rin ito yung traveler 1, ito naman yung traveler 3. Ganun din po sa kabila. So, kasi po, ang three-way switch po natin, kung natatandaan nyo, so kung nasusundan nyo ang mga ginagawa nating video, mayroon pong apat na terminal ang ating switch three-way po ito. Pero yung common po natin, ito po yung common natin. So, dalawa yung butas ng common natin, dalawang terminal siya. Pero nagre-represent lang po siya ng isa kasi magkadugtong po yan sa loob. Isa lang po bali siya. So ito po naman dalawa na to, ito po yung 3 saka yung 1, magkahiwalay po yan. So hindi po yan connected. So ito kaya po ganito siya. So ito po yung common natin. So lagyan na rin natin ng ano para hindi tayo malito, para masundan ng maayos. So lagyan natin common. Itong kabila po na to, common din siya. Ngayon, para makapag-switching po tayo pagka pagaganahin natin yung ating mga ilaw, hindi po naman pwedeng ganito lang, kailangan natin ng traveler wire. Siya po yung magda-buhat dito, yung kuryente natin papasok. Pag nag-switching tayo, siya po yung magdadala ng kuryente papunta dito, papunta sa ating ilaw. Sa dalawang traveler po natin, magpapalitan po sila ng contact, ganun din sa kabila. Kaya pwede natin silang, mayayaring operation natin, pwede natin siyang i-on and i-off din doon sa bawat switch natin. Pwede nating i-on dito sa switch na to, pwede din natin siyang i-off dito. Sa kabila, ganun din. Pwede nating i-on dito, pwede rin nating i-off dito. So, lahat po ng ilaw niyan, pwede i-on-off sa bawat switch. Gagamit po tayo ng wire natin dito na may kulay. So, meron din tayo available dito na wire. Gamitin natin dito sa traveler line na to, traveler wire, yung yellow. Lagyan po natin siya ng level kasi ang level po ng ating three-way switch, yun nga yung common, ito po yung 0. May nakalagay po yan na 0, makikita yung 0. Pero kasi nga po, siya yung common terminal, nilalagay ko na lang ay C. Pero kung titingnan nyo sa switch po, 0 po ang nakalagay dyan. 0. Yung isa naman po ay, ito po yung 1. So, pagtapitin na lang natin, ito na rin yung 1. Tapos, itong kabila po naman na to, ito yung isa nating traveler wire. So, lagyan natin siya ng level na 3 para mayroon tayong guide. So, sa mga nakakapanood po na sanay ng gumawa at familiar na sa mga ganitong switch, kahit po hindi lagyan ng level yan,
gamit kahit po walang level dyan na nakasunda, nakalagay, gamitan lang po ng tester at marunong gumamit ng tester, kaya pong hanapin kung alin yung common at kung alin yung traveler. So, nilalagyan po natin ang level para sa lahat ng manunood na yung iba na wala pong masyadong experience sa mga ganito, na mga switch o wala pang, hindi pa nakakita ng mga ganitong klase ng switch, para po may guide tayo. Okay na po yung ano natin, yung wirings natin. Kompleto na po siya. So, pwede na po natin siyang i-wiring sa ating electrical board. Ayun, magwa-wiring na po tayo. So, sundan po natin ang ating diagram para siyang gawin nating guide. At sundan nyo rin po habang kayo nanonood para madali nating maintindihan. So, line 1 po natin, black, lahat siya po i-black. So, hindi, wala siyang ibang pinuntahan, kundi lahat ay punta siya sa bulb. May nakalatag na po ako dito ng wiring. So, ito na po siya. Ang kailangan na lang natin ay yung galing sa ating source, sa circuit breaker. So, ito po yung gagamitin natin. Dito po na lang po siya. Ilulusot. At meron lang tayong window. Isahin-sahin po natin siya para madaling masundan. So, mayroon na po tayo ditong wire na gagamitin natin para sa mga ilaw natin. So, magtatapping na lang tayo sa kanya mamaya nung line 1 natin para doon sa mga socket. So, okay na po yung wiring natin para doon sa line 1. Buhat sa breaker, papunta doon sa linya na papunta sa mga socket naman. So, ngayon, ang gagawin naman natin yung line 2. Kung saan, pumunta yung ano natin, yung line 2 buhat sa breaker, sa source, pumunta siya sa common terminal ng ating switch. So, doon po yung piston ng switch natin. Kaya, ilusod natin siya dito. So, dugtong po natin siya dito para nakadiretso na siya doon sa piston ng ating switch number 1. Po yung ating linya hanggang dito sa isang switch. Ngayon, ito na po yung return. Dito po siya manggagaling sa isang switch natin. So, pupunta siya dun sa mga ano natin, sa mga ilaw. So, kailangan natin dito ng isa pang blue na wire. Lagay po natin siya dito. So, ito na po tayo. Ito na po yung wire natin na ito yung return natin galing sa switch. Manggagaling ito sa switch. So, hindi pa lang yung nakikita yung switch kasi hindi pa natin ginakabit. Pero manggagaling po ito sa switch. Tapos, base po sa drawing natin, meron tayo ditong blue na wire. So, kasama siya. Dito magkasama-sama na yung papunta doon sa mga ilaw natin. So, ito na po yan. Itong nilatag natin na wire na to, itatap natin siya dito. So, mayroon na po tayo ditong wire para sa mga socket natin gagamitin. Ang kulang na lang po sa atin na wire ay yung dalawang traveler. So, maglalagay na po tayo ng traveler wire. Ayun, kompleto na po yung wiring natin. Pwede natin ikabit yung ating switch. So, kabit na po natin ang ating switch. Gaya po nang sa drawing natin, sundin natin yung sa ating diagram, blue sa common, yung 3 natin, yung red, yung 1, yellow. So yan po, sana po nasusundan nyo. Yan. Dito po naman sa kabilang switch natin, sundan nyo pa rin po, sundan natin yung ating wire, yung blue sa common. Yung common po natin, sabi ko nga magkasama sila, kahit saan po natin ikabit yan, pwede. Pero dito na lang natin madalas kinakabit sa may level na 0. Yung yellow sa 1. Yung red sa 3. Pwede na po natin i-fix itong switch natin. Kasi okay na po yung wiring natin.
review po natin. Yung traveler natin na dalawa, 3-2-3, nag-connect. Yung, ito yung red. Yung yellow, 1-1, so yan po siya. Yung blue natin, common. Blue dito, common. Ibalik, ano na po natin, i-fix na natin. Para doon naman tayo sa mga socket. Ayan, dito na po tayo dahil okay na yung wiring sa atin dito sa switch, yung traveler wire natin, sa socket na tayo. So, abitan natin yung walang socket natin. Dito tayo mag-ubisa sa kanan. Ayan, okay na po yung wiring sa atin. Kompleto na siya. Buo na yung circuito natin. Ilaw na lang ulang sa atin. So, ikakabit na natin lahat ng ating mga ilaw para makapag-testing na tayo. Pero, sana po nasundan nyo yung ano natin, yung ating wiring para mas maintindihan yung mabuti kung paano natin siya ginabit. Ayan, magte-testing na po tayo. Gaya po na sinabi ko kanina na ang maging operation ng ilaw natin, pag pasok natin sa hallway, pwede natin ibukas yung switch natin, tapos kung doon tayo sa pandang dulo ng hallway pupunta, let's say sa building tayo, opisina, o mga opisina, doon tayo sa pinakang dulo, pagdating sa kabilang dulo, pwede natin siyang i-off doon. So, pwede naman natin ditong i-on din, sa kabila din naman natin i-off. So, pwede natin i-on dito, i-off din natin dito, sa kabila, on natin dito, off din natin dito. So, pwede po siya i-on off sa dalawang switch, sa magkaibang pwesto ng switch natin. So, on na po natin yung ating circuit breaker. So, naka-on po yung ilaw natin, off po tayo dito. So, on na din natin dito. So, naka-upo tayo dyan. Dito sa kabila, on natin, off din natin siya. Kung sa actual po at sabihin mo po natin sa nasa hallway tayo, yung setup natin na ito, pagpasok natin, on natin, on tayo dito. Pagdating natin sa kabilang doon, no, doon naman po natin siya i-off kasi nakapunta na tayo sa punta natin. So, yun po yung gamit ng ganitong setup ng building wiring sa para sa mga hallway. So, yun po yung kagandahan naman ng ganitong installation kumpara sa ginawa natin noong nakaraan na pinakita ko sa inyo na gumamit lamang tayo ng single switch kung saan doon natin i-on, doon din natin i-off yung mga ilaw natin sa isang location lang ng switch at isang switch din lang siya. So ito po naman, dalawang location ng switch natin, pwede natin siyang i-on off. So yun po yung pagkakaiba nila. So sana po nasundan nyo yung ginawa nating pagwa-wiring para po kayo, just in case na may na-encounter kayo ng mga ganito, may actual nyo siya. So yun lamang po. At sana nagustuhan nyo ang ating video. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and share and subscribe na rin. Yun lamang po at maraming salamat.